Ayon, so narinig na po ako. Okay, magandang gabi sa inyong lahat dito sa Pilipinas, no? Good afternoon sa Middle East, tama po ba? 4 o'clock lang po sa Middle East. And saan man dako ng mundo, no? Good afternoon, no? So, wini-welcome ko po kayo ngayon na araw sa ating Building Your Future Orientation Seminar. Stay with me lang po kasi ito po yung same seminar na inattendan ko last 3 years. Isa puso po natin, then sure po ako na kung sasapuso lang po natin ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi, sure ako na mababago ang buhay po natin. Yan. Sino po bang gustong mabago ang buhay dyan? Pa-shoutout lang po. Sino po bang may pinagdadaanan dyan? Yan. Kasi ako po, bago po ako nag-IMG, may pinagdaanan po ako. Yan. So ako po ay... Ako po ang mismong nangulit sa IMG para makasali sa IMG. Tama po ba yun? Alam ni Coach Andrew yan. So, bago ang lahat, ipakilala ko lang po ang sarili ko. Nakikita po ba ako? Narinig po ako? Pa-thumbs up nga po. Hindi ko kasi makita yung ano ko, yung sarili ko. Thumbs up nga po. Narinig po ako? Sa chat box na lang po siguro. Yes, okay. Salamat Coach Victoria sa pag-confirm. Okay, I'm Kingson Lim, isa sa senior, isa sa libo-libong senior marketing director dito sa IMG. Yan, libo-libo na po tayo ngayon siguro. Yan, isang license. Ito po ha, license insurance agent. Kakalabas lang po ng ating license, no? So, hinihintay na lang po natin yung access. Kasi dito sa IMG, matutupad po yung ating pangarap, no? Isang real estate broker. A former OFW for 14 years. I've been sa Saudi Arabia for 5 years and 9 years sa UAE. So, yung mga OFW dyan, I can feel kung ano yung mga experiences nyo dyan, ano yung mga pinagdadaanan nyo dyan, kung ano ang buhay dyan sa abroad. So, I'm a financial educator and a coach, a businessman, and a investor. Okay? Siya nga po pala ako isang full-time na po dito sa Pilipinas, no? Nasa Pilipinas na po ako ngayon sa gumagawa ng IMG business natin. Okay, so enough about me. Pag-usapan naman natin si IMG. Ano po ba yung IMG? Stands for International Marketing Group. So who we are? Tayo po ay affiliated organization ng World Financial Group. Naka-ano po siya sa Amerika. So, Google po natin ha. May Google po tayo. Pwede natin World Financial Group. Check po natin kung gaano ka lawak ang ating affiliation. Okay, so we established in March 7, 2002. So, ang tagal na pala ni IMG, no? And tayo po isa sa biggest, the fastest growing financial services company in the Philippines today. And dahil dyan po, ang ginagawa po natin dito is we assist people. Ina-assist po natin yung mga taong gustong tulungan yung sarili nila. So, ano po ba ibig sabihin yun? Gusto po natin tumulong sa mga nagsasabi sa sarili nila na I want to help myself din. Kasi dito sa IMG, tutulungan ka po namin, pero gusto rin namin ikaw mismo sa sarili mo. Hindi ka napipilitan. Ikaw mismo sa sarili mo, gusto mong tulungan yung sarili mo. Okay? Thumbs up naman dyan. Sinong gustong tumulong sa sarili? Okay? And ginagawa natin to through financial security, through financial education, and building a proper financial foundation. So, magkaiba po yung financial foundation lang sa pinag-uusapan natin proper financial foundation. And we have established a partnership with the biggest company in financial industry. Ano po ibig sabihin yun? Tayo po yung nakipag-partner. Makikita po natin mamaya yung mga ating partners sa company para sa ating execution. Once po natutunan po tayo, anong gagawin natin sa mga natutunan natin? Siyempre, mawawalang saysay naman yung mga natutunan natin. Napaka-knowledgeable natin. Natuto tayo ng ganito. Kunyari, natuto kang mag-basketball, hindi ka naman nagba-basketball. So, para saan naman po yung pagba-basketball? Tama po ba? So, galun din po tayo sa IMG. Once na natuto tayo, kailangan meron tayong time na to execute yung mga natutunan natin. Okay? Tama po ba yon? Gusto lang natin mag-aral na mag-aral. Huwag na tayo mag-execute. Sayang naman, di ba? Sayang naman yung pinag-aralan natin. So, dito po sa IMG, meron po tayong global campaign, no? Sa financial foundation. Kung makikita natin,
Meron po tayo sa lahat ng dako ng mundo. Yan, meron po si IMG kung saan may Pilipino ay nagtuturo po tayo ng financial foundation because we are determined to provide 30 million people throughout the world. Yan, throughout the world, ah. Financial education that empower them to have better financial future. Wow, ang ganda po, di ba? Napakaganda po ng ating gustong mangyari, no? So, kung mapapansin po natin dito sa chat, sa ating webinar, kung saan-saan po tayo dito, yung kanina nagpakilala sa akin, taga Cebu po yata, no? Si Coach Gary. And I'm dito po ako sa Malabon. So, shout out po sa mga taga Middle East dyan. Sino bang taga Middle East? Asia? Ano pa ba? May taga Europe ba dito? Shout out po sa mga taga Europe, no? So, dapat po, proud tayo, no? Nandito tayo kasi gusto po natin matuto, no? Dineclare natin sa sarili natin, I want to learn and I want to execute. Dahil po dyan, kasama na po kayo. Mamaya, sabihin nyo po sa mga nag-invite sa inyo, mag-sign up po kayo sa ating counter. Dahil ang may campaign po tayo, no? 30 million sa taong 2030, yung financial literacy campaign natin. So, yung mga first-timer po dyan, ha? Kayo po mag-insist. Kayo gusto ko makaka-counted sa inyong counter. Mag-sign up po tayo. Tanong po nyo sa mga nag-invite po sa atin. So, ang mission po natin, napaganda po ng mission natin. Ang mission po natin is to help create wealth for families. Ganda po, di ba? So, tutulungan po natin lahat ng families mag-create ng wealth. Anong ibig sabihin nyo? So, wala pong mangungutang, wala pong maghihirap kung marunong po tayo lahat. Ang isa pa ditong napakaganda po nating mission is, sabi pa natin, tayo natuto, no family left behind. So, turuan din po natin yung mga familia natin, lahat ng mahal natin sa buhay, nang sila po ay guminhawa din. Di po bang maganda yung mission natin na yan? Kasi ang ating belief po, many peoples today are financially struggling due to lack of financial information. Tama po ba? Minsan, ba, narinig po natin, may nanalo sa loto. Pero after few years lang, after mga months pa nga eh, after few months, wala na po kaagad. Kasi kulang po sa kaalaman financial. So makikita po natin dito, hindi po talaga pera ang pinaka-root, kundi financial information. No? Kung ano pong gagawin mo pag nagka-pera ka, yun ang pinaka-importante. Okay, sabi nga po ng ating presidente na si Mr. Jose de Enriquez de las Peñas, sabi niya, yung mga mayayaman daw, lalong yumayaman. Okay lang yon, good daw yon, good. Pero dapat yung mga average people na katulad natin, dapat meron din tayong karapatan at bigyan ng tamang patas na laban ng informasyon. Bigyan lang daw tayo ng informasyon. Magkakaroon tayo ng equal opportunity para yumaman. Hindi lang po yung mayayaman ang pwedeng yumaman. Mayaman na nga sila, yaman pa, di ba? Dapat tayong mga average people, meron din tayong kailangan tayo mas eager tayo, mas uhaw tayo na malaman para paano tayong aangat sa buhay. Diba? Sino po bang gustong umangat sa buhay dyan or tayo ba'y kontento na sa ating mga kalagayan? Yan. Kasi dito, bakit ba tayo nagtuturo ng financial literacy? Bakit po? Tanong nyo, bakit ba nagtuturo tayo ng araw-araw tayo nag-financial literacy? Araw-araw ko na narinig yan eh. Kasi sabi ko nga, kailangan natin masapuso. Diba? Kasi sa buhay may mga realidad. Realidad na nangyayari sa buhay. Sa pagsisave, sa securing ng future natin, kung pagsisecure ang pinag-uusapan sa future natin, ang dami nagpa-fail. Sino po bang may kakalala ditong mabait na tao? Pero nag-fail. Napakabuting tao. Kulang na lang, calling na lang ni Lord. Pero calling na lang ni Lord, pero nagpa-fail pa rin. Napakabuting mapagbigay. Araw-araw nagsisimba. Pero di ba, hindi naman sukatan yun, di ba? Meron dito, 24 hours na nagtatrabaho, napakaraming sideline, di ba? Lalo na yung mga nasa abroad. Pag-uwi, nagtitinda pa ng nagtitinda pa ng Lux White. Nagtitinda pa ng Lux White. Ano pa ba? Napkin? Ano pa ba yun? Shoutout kay Ate Joy. Naalala ko yung si Ate Joy. Kasi once daw siyang nagtinda-tinda kung ano-ano. 24 hours na yung mga basurero. Diba? Masasabi ba nating tamad sila? Napaka-hardworking na pero nagpa-fail pa rin. Kahit yung mga minsan may kaklase tayo, mga smart, 'di ba? Mga mamparaan, mga matatalino, 'di ba? Intelihente pero nagfi-fail pa rin. Minsan bata, dami ng utang. Kabata-bata pa, dami ng utang, 'di ba?
yung iba naman, ang tanda-tanda na, wala pang ipon, wala pang nangyari sa buhay, di ba? Nag-fail pa rin. So, hindi pala basihan yung bata o matanda, no? Kahit pala teachers na nagtuturo sa atin, nag-fail. And engineers and doctor na napakataas na ng pinag-aralan, kung titingnan natin sila yung may mga malalaking sweldo kung sasabihin natin, no? Pero nag-fail pa rin. Bakit po kaya? Marami kasi nag-end up retiring without savings. So those people, wala naman na nagsasabi na wala naman gustong mag-fail. Wala naman. Sino po bang gustong mag-fail? Pero they do because they fail to plan. Hindi po kasi nagplano and manage their personal finances. So ayun po ang laging problema kasi hindi natin napag-paplanuhan yung ating future, yung ating finances. Kasi karamihan din sa atin, mahilig din sa bahala na, you know? Karamihan sa atin, mahilig na yung bukas na lang, mamaya na lang, or wag na lang. Ang daming reason pag sa mga ganitong bagay. Okay? Reality number two. Sabi naman ng mga ibang tao, oy, pang mayaman lang yan. O paano nga tayo yaman? Eh, hindi naman natin ginagawa yung mga ginagawa ng mayaman. Diba? Saka ang solusyon natin sa financial struggle natin, pangungutang. Meron po ba tayong kakalala na pag bawat masalubong natin, pautang nga. Laging pautang, di ba? Kagigising pa lang, pautang. Hindi ko mo alam kung addict sa utang, di ba? Tawag natin dyan, nagpupunta sa London, di ba? Laging London, loan dito. Yan. Actually, isa rin po ako sa taong ganito, no? Before, no? Mahilig po tayong umutang, no? Kahit nga hindi natin kailangan umutang, umutang tayo dahil may opportunity kasi sa UAE, galing po ako sa UAE, no? Before yung maging stricto nila sa paglo-loan, nag-offer po sila kahit na may loan ka na, magbibigay pa sila ng loan. So, ano pong gagawin mo? Sabi nga natin, palay nang lumalapit sa manok, tukain mo, nagtukain. Ang ending dito, ilubog ka sa utang. Kahit hindi mo naman kailangan, naglo-loan ka, di ba? So, ikaw, hindi mo alam sa sarili mo na nandun ka na pala, kagapos ka na pala sa utang. Yan. So ito yung malapit sa puso ko rin to, no? Yung katotohanan number three. Marami sa atin, yung mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, nagtatrabaho ng 20 to 30 years. Di ba pag nag-abroad tayo, dapat kasi meron tayong goal. Hindi po yung parang wantusawa kasi ang, ano, no? Ang pagiging OFW. Like for me, for example, isa po ko sa napauwi due to pandemic. So good thing. Napakalungkot ko talaga. Pero good thing, nandiyan si IMG. Nakilala ko na si IMG three years back. So medyo masasabi kong napaghandaan natin at nagising na tayo sa katotohanan na kailangan nating ayusin yung finances natin. Diba? Bago nangyari yung pandemic. So hindi natin alam yung sa future kung ano pang mangyayari. So wala talagang right time kung hindi ngayon, no? Magsimula. Magsimula na ayusin yung financial natin. Okay? Kasi yung iba umaabot sa 20 years, 30 years na, pero pag uwi sa Pilipinas, bumabalik sa kahirapan. Or pagdating sa Pilipinas, pag ibebenta yung mga ari-arian nila, pagdating sa Pilipinas, back to zero naman or may sakit. Okay? Pag kayo po ba, gusto niyo po bang umuwi sa Pilipinas, pagdating nyo, kikahos pa rin kayo. Sino po bang may gusto niyan, di ba? So dapat po nating matutunan yung financial basic financial foundation concept natin, no? Ito pong pag-aaral natin sa chapter 1. Simple lang po ito, no? Simple lang, simple lang. Kung tatanungin po kita ngayon, tanungin mo sa sarili mo ngayon, yung financial independence ba sa sarili mo, ano ba? Katotohanan ba or dream lang? Kasi yung iba sinasabi, di ba? In your dream. Sabi niyo naman, parang sinabing imposible yan. Di ba? Minsan, gusto ko kasi ganito ako, ganyan. Gusto ko malaking bahay. Oy, in your dream. Di ba sinasabi? Cash out po natin yan. Cash out natin yan, di ba? Wala silang pakialam sa atin. Yung sarili nating pangarap ang intindihin natin. Huwag po tayong makinig sa mga tao, no? Ang sarili mong pangarap, yun ang intindihin mo, mag-focus ka dyan. Dahil po, kasi po, ang ating mga pangarap, kailangan po, ini-aim natin yan. Kailangan inaabot. Hindi lang nananatiling pangarap yung pangarap. Kundi, dapat magiging achievement yan. Kailangan pinapriority po natin lahat ng pangarap natin. At aabutin po natin.
Diba? Kasi kung hindi po, para lang tayong nanaginip. Diba? Para tayong natulog, naghantay po tayo. Na si, actually, minarinig ako dito last time. I don't know kung si Coach Laika, sabi nga ni Coach Laika, no? Para daw si Wang Tamad na, naghihintay mahulog yung Bayabas. Pitasin mo yung Bayabas. Diba? Para hindi maging titingnan mo lang siya ano yun. Diba? Napakatamad naman natin pag gano'n, diba? Abutin po natin yung pangarap natin. Kaya sabi, take control of your future. Take control, ikaw mismo. I-control mo yung future mo. Kailangan matutunan mo tong apat na to. Apat lang ito, kailangan natin matutunan. So, kailangan natin matutunan paanong gumawa ng pera. Yan. Number one po tayo dyan, di ba? Sa paggawa ng pera. Number two, paano dapat nating matutunan paano naman mag-save ng pera? Di ba? May pera ka na, kailangan matutunan mo mag-save ng pera. Saan magsisave ng pera para mag-grow yung pera. Kasi sa panahon natin ngayon, napakataas po ng inflation. No? Sa, ano ba yung inflation? Kung papansinin po natin, kung bibili po tayo ng grocery, yung dating 1,000 natin, siguro isang basket yon. Baka ngayon, ilang piraso na lang. Nagulat nga ako dito yung pagpunta ko, yung pag-uwi ko sa Pilipinas, di ba? Napakonti na lang, ilang libo-libo na yung bilili mo, yung ang konti lang pala yun. Dahil sa inflation po, no, tumataas po ang presyo ng mga bilihin. So, kailangan po nating ma-catch up yung inflation by growing your money. Kailangan makasabay yung pag-grow ng money natin, di ba? So, mamaya po malalaman po natin kung paano. And last po, kailangan nating protektahan naman yung ating pinaghirapan na pera. Yan po. Sino po bang may gusto nitong matuto? Kasi po, no one else would do this for you. Kasi kung pagkakatiwala po natin sa iba, katulad na share ko last time, kung sino yung nandito last time, no? Meron akong pinagkatiwala sa or something sa negosyo. Then, nag-end up po tayo, no? Tayo, ano naman, lumago naman yung negosyo. Lumago. Lumago siya. Lumago siya. Pero tayo nga siya lang. Kasi, no? Kasi pinagkatiwala natin, hindi natin pwedeng pagkatiwala sa iba yung pag-grow ng money natin talaga. Diba? Kasi lahat po tayo mayroon ng mga interest, diba? Sa kanya-kanyang buhay. Yan. So, tayo mismo, para kung magkamali man tayo, tayong sisihin natin yung sarili natin. Agree po ba ang lahat? Baka natutulog na kayo, ha? So, dahil po dyan, we need to know yung ating pag-build ng strong, solid foundation or tinatawag nating solid financial foundation. Ano po ba yung solid financial foundation? Tingnan po natin mabuti ito, no? Kasi ito po yung ulit-ulitin natin. Ang solid financial foundation, kailangan po nagsisimula sa baba pataas. Tama po. Pababa, sa baba pataas, katulad po siya ng paggawa ng building or house, kailangan po yung pundasyon, hinuhukay pa po natin para matibay siya, matibay na matibay po siya, no? Bago po ang bubong. Hindi po natin inuuna yung bubong bago yung pundasyon. Sa case po natin dito, kailangan magkaroon po muna tayo ng healthcare insurance and tanggalin natin yung utang natin at mag-create tayo ng emergency fund bago po tayo mag-invest. Tama po yung narinig nyo. Bago po tayo mag-invest. Hindi po inuunang investment sa healthcare and insurance. Bakit po kaya? You should consider your healthcare as and protection as your priority. Bakit po yun? Bakit ko nasabi yun? Coach, gusto kong mag-invest eh. Kasi ganito nga yun. Yan, sabi nga, why? Even if you save, kunyari kahit pa may 100,000 ka pa, kukulangin yun. Diba? Kaya kang sabi ko kanina, maraming mga OFW, particularly mga seaman siguro, or yung mga matatagal na sa abroad, pag uwi nila sa Pilipinas, ang dami nilang napundar. Wala silang healthcare, wala silang insurance. Nagkasakit sila. Ano mangyayari? Ibinebenta nila yung ari-arian nila, yung mga malalaking mansion nila. Di ba? Mapansin nyo yung mga seaman na lalaki ng mansion. Shout out sa mga seaman dyan. Ha? Wala akong against sa inyo. Ha? For example lang po ito. Ha? Kayo lang pong napili ko example. Okay? So, ayaw po yung nating mangyari na pag-uwi natin sa Pilipinas, ang laki ng bahay natin, kung ano man na ipundar natin, nagkasakit po tayo dahil wala po tayong healthcare. Ibebenta po natin ang ari-arian natin.
Tama po ba? Sino po bang gustong mangyari yun? Or, kung wala kang emergency fund, ano mangyari? Igalun din na mangyayari yun. Ibebenta mo rin yung iyong ari-arian. So, makikita natin yung interconnection ng bawat isa, no? At lalo na kung may utang ka, paano pa pag may utang ka? Kaya po, ang sabi natin dito, unahin natin yung healthcare, life insurance, bago nating tanggalin natin lahat ng utang natin. Kasi siyempre, ang utang, kung mag-invest ka at may utang ka, di ba? Para lang ka lang na nagtatapon ng pera. Di ba? Tanggalin po natin yung sakit ng ulo natin, maglagay po tayo ng pondo para hindi po tayo mangungutang at magbago tayo mag-invest. Yun ang tinuturo ni IMG. Getting long-term healthcare, tanggalin ko lang po ito ha, and insurance are the best investment. Yan. Sabi niya, best investment. Okay. Katulad ng pinag-usapan natin kanina, kailangan po strong ang ating foundation. Kasi po, katulad ng nasabi natin kanina, kung nag-shake, kung nagkaroon ng lindol, paano ngayon kung nawala ka ng trabaho? Di ba? Paano kung nagkasakit ka habang wala kang trabaho? Paano kung namatay ka? So, tinuturo po natin dito, uulitin ko, kailangan po step by step. Hindi po pwede tayo mag-skip. Hindi po pwedeng unahin natin yung investment dahil masasayang lang po siya kung hindi natin, ang tawag natin dyan shortcut eh. Unti-unti po, step by step, gawin po natin siya para po siyang hagdanan. Subukan po natin ha, kung sino po dito yung walang insurance, investment kagad ang naisip, subukan natin, tingnan natin. Isipin po natin mga 1 minute or 5 minutes, tama po ba yung sinasabi ni Coach King? Paano kaya pag nagkasakit ako? Bebenta ko ba yung bahay ko? Sa answer dyan, tama. Okay, so ganito po ang strategy of the wealthy. Ano po ba yung strategy of the wealthy? Sino po bang gustong umunlad dyan or guminhawa ang buhay? O maging wealthy, diretsahan. Sino po bang gustong umaman? Siguro lahat naman po tayo, no? Pero i-claim po natin sa sarili natin, di ba? Gusto ko umaman. Hindi po pwedeng gusto mo lang. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, gusto ko umaman. Di ba? Hindi po pwedeng secret. Hindi po pwede po yun. We need to first declare sa sarili mo kung anong gusto mo. Kung ano daw ang iniisip natin, ayun ang nangyayari. Tama po ba yun? Minsan, ang iniisip natin ganito eh. Tingnan mo, yun ang nangyayari. Pansinin po natin sa sarili natin. Minsan, iniisip natin puro negative. Tingnan mo negative nangyayari sa buhay mo. Palitan natin ngayon ha. Gusto natin, isipin ngayon natin paano yumaman. O hindi, wag nating isipin paano tayo makakautang. Paano ko ba ilubog yung sarili ko sa utang? Diba? Kasi minsan puro galon yung naiisip natin. Paano ba ako makakapag-loan? Pupunta ako sa Etisalat at mag-loan ako ng bagong phone ngayon. Yeah? Ngayon naman, baguhin natin to. No? May kakalala po ba kayo na tao na bago mag-save, inuubos muna yung pera tapos sasabihin niya, wala akong ma-save kasi wala na akong pera. Dahil po yung mga mayayaman, ganito po yung ginagawa nila. Sinisave po nila ang pera nila bago sila mag-spend. Kung anong natira, yun lang i-spend nila. Eh? Kayo po ba ang taong hinukonsider nyo healthcare insurance as expenses? Ay, pabigat lang sa akin na expenses. Kasi po yung mga mayayaman na tao or yung mga nakakaginhawa ngayon, ang isip po nila sa insurance at healthcare ay investment. Kayo po ba ang tao na nagtatrabaho from 8 to 5 or 12 oras para sa pera? Sinasabi natin, isang kahig, isang tuka. Yan. Na pag nawala ng trabaho, wala nang kakainin. Dahil po ang mga mayayaman, kahit po sila ay nakabakasyon sa Boracay or nasa Hong Kong, nasa Europe, bukas po ang SM ni Mr. C. Bukas ang Philippine Airline ni Mr. Tan. Nag-generate po sila ng pera. Naisip po ba natin yun? Diba? But gusto po ba natin maging galon din? Ano po bang pinagkaiba ng mga ordinaryong tao? Yung pag-iisip po ang pinagkaiba. Yung mindset. Kasi po yung mga mayayaman po, iniisip na nila yung future. Hindi lang po yung ngayon. Kasi kung ngayon lang po iisipin natin, paano po yun, di ba? Kaya napaka-importante po, ayusin natin yung sitwasyon natin ngayon.
Kasi alam ko naman, no, alam ko naman, no, pag hindi natin naayos yung sitwasyon natin, kung lubog na lubog tayo sa utang, puro problema, hindi po natin maiisip ang future. Kaya ngayon pa lang, simulan na natin ayusin yung present natin at simulan na natin na pagplanuhan yung future natin. Yan. Okay, we go to the X-curve concept, no? Bakit po kasi, no? So ito, napaka-importante po itong X-curve concept, no? Kung makikita po natin dito, meron po dalawang arrow, yung law of building wealth pataas and yung law of decreasing responsibility pababa. Ano po bang ibig sabihin yun? Habang bata pa po tayo, makikita natin yung green line pataas, nag-work hard for money po tayo. Kailangan po nag-iipon tayo para pagdating natin, sa pagtanda natin, meron tayong malaking savings. Okay? Bakit ba? Bakit ba kailangan ko ng malaking savings, Kuya King? Kasi po, habang tumatanda naman po tayo, okay, on the way patanda natin, kailangan po ang savings na ang responsibility natin, yung pagbabayad natin ng bahay, pinapaaral natin, ano pa ba? Pagdating ng pagtanda natin, kailangan po nalilesen na po siya at meron tayong malaking savings. Bakit po? Kasi po, pagdating ng pagtanda natin, wala na po tayong kakayanan na mag-create ng wealth. Sino po tayo pwede magtrabaho? Pwede po ba? Sino po bang gusto magtrabaho ng matanda na, di ba? Gusto natin siyempre medyo easy-easy na tayo pagpantanda natin. And pag matanda na po tayo, kailangan po ang pera na po ang nag-work para sa atin. Katulad ng mga tycoon, ayan. Hindi naman sinasabing pang mayaman lang yan eh. Kailangan din tayo galon. Kailangan nag-work din yung money para sa atin. Paano po ba yun? Dahil sa buhay po, along the way, ng pag-build natin ng wealth at pag-decrease natin, may dalawang if. Ano po ba yung dalawang if? Kaya mapapansin po natin sa life, no, may if sa gitna. What if you die too soon? Paano po yung mga mahal natin sa buhay? Paano po yung mga pangarap natin? Paano yung mga pinag-aaral nating mga anak? O yung asawa natin? Masasama po ba natin sa hukay yan pag namatay tayo? So ang sagot po dyan is insurance. Para po, pag may nangyari po sa atin, meron po tayong replacement. Ang tawag po dyan, income replacement, no? So may makukuha po yung ating pamilya, tuloy po ang kanilang buhay. Tuloy po yung pangarap. Kasi hindi naman po pag namatay tayo, hihinto na po yung buhay nila eh. Tayo, hihinto yung buhay natin. Pero yung buhay po nila, ng mga mahal natin sa buhay, isipin natin kung paano. Okay? So ang sagot po dyan, insurance. Paano naman po, oops, anong nangyari? Okay, paano naman po kung pinayaan tayo ni God ng mahabang buhay? That's good po. Pero, tandaan po natin ha, pagtanda po natin na wala na tayong kakayanan na magtrabaho, tuloy-tuloy pa rin po ang gastusin. Kakain pa rin po tayo. Kung wala po tayong bahay, may babayad po tayo ng renta, kuryente, at kung ano-ano pa. Pambili ng gamot. Diba? Ang sagot naman po dyan is, investment para sa ating mga pang araw-araw na o gastusin o yung budget natin. Kailangan po meron tayong investment. And sa mga gamot natin, sigurado naman ma-hospital tayo, di ba? Meron po bang hindi magkakasakit dyan? Ngayon pa lang nga nagkakasakit na tayo eh. Ako nga ano pa lang eh. Nagkakasakit na ako. Naisip ko nga yun eh. Paano kaya kung matanda na ako, di ba? Lalo tayo magkakasakit yan. Given na po yan. So paghandaan na po natin. Sasabihin na po natin, di ba? Pag nagkasakit ako, dyan naman po yung aking mga anak. Sila pong bahala. Hindi po sila retirement. Take note po ha, ang mga anak po natin, hindi po sila retirement. Ano po to? Pension natin. Hindi po sila. Paano po kung ano, wala silang kakayanan? Paano kung hindi sila nakakaluwag-luwag? Paano ka? Pagpapasapasahan na lang po tayo, no? Bilang elder or dadali na lang tayo sa home for the agent, mga pangmatatandang bahay, di ba? Doon na lang tayo. Kawawa naman po tayo. O yung iba, di ba? Namamalimos pa, di ba? Gusto po ba natin yun? Di ba? Siba, ayaw po natin yun. So, ang sagot po dyan, kailangan meron po tayong healthcare. May panggamot po tayo and may investment. So, talking about healthcare po, chapter 2, we need to know ano po bang tamang healthcare? Bakit ba? Kuya King, ang kulit mo. Puro ka healthcare.
Okay, bakit po ba? Alam niyo po ba sa Pilipinas po, madaming namamatay. Hindi po dahil sa walang gamot. Kung hindi po dahil sa walang pambili ng gamot. Diba? Iba, dinadala na lang sa albularyo. Dinadaan na lang sa herbal or something, diba? Malalang malala na, diba? Dadaling kay, sino ba yun? Yung nasa Cavite. Nasa ano pa, nasa ambulansya pa, diba? Pag ipagkagamutin ng albularyo doon, nagbabaka sakali, baka gumaling. Pero ang totoo talaga, wala na talagang pera. Kung may pera man na pag-ipunan, magastos po magkasakit talaga. Diba? So, yun po ang kahalaga ng healthcare. Kung may healthcare po tayo, yung healthcare natin ang magbabayad ng ating panggamot. Eh, ang tanong naman dito, sasabihin nyo, eh, meron naman akong health card. May health card po ako, Kuya King. Take note po ang health card po natin sa pinagtatrabahuan natin. Habang OFW ka, or kung nagtatrabaho ka sa Pilipinas, oo, may health card ka. May health care ka libre. One to sawa pa nga, di ba? Alam ko yun. Kasi ako nga, minsan, pag tinatamad ako pumasok, nagpapasick leave ako eh. Yan. So, sino po bang nagsisick leave dyan pag Pasko? Ayan. Wala naman babayaran, 20 dirhams lang, di ba? Pero, paano pag uwi mo na sa Pilipinas? Wala ka na po yun. Tumitigil na rin po yung health card natin. So, pag uwi mo sa Pilipinas, saan mo po bang gustong mapunta kung ikaw yung magkasakit? Sa charity po ba? sa ward po ba? Sa pay ward o sa executive? Saan ka ba mas gagaling pag... Saan ka ba mas gagaling kung nagkasakit ka? Saan mo po gusto? Okay? So, ayun po yung importansya ng healthcare. Kung may healthcare ka, depende sa inabil mo kung ano yung klase ng health card mo, kung ano yung mga qualification niya, syempre, kung executive yung inano mo, executive din yung kung pupuntahan. Eh what kung wala ka yun? Syempre, doon ka mapupunta sa charity. Diba? Take note na, dinala ako sa isang public hospital. Wala akong sinasabing pangit ng public hospital. Ha? Kayo na po magdesisyon. Ang pinakamalapit sa amin, public hospital, is Jose Reyes. Kasi nasa Tondo po ako nakatira before. Pumutok po yung aking appendicitis. So, ang pinakamalapit po, Jose Reyes. Dinala po ko sa Jose Reyes. Alam niyo ba sabi ng doktor? After 3 hours ko na nandoon, ha? Alam niyo po ba ang sabi? Bukas ka nang ooperahan dahil walang available na doktor. Alam niyo po nangyari, pumutok po yung appendix ko. Lumipat po kami ng hospital. Dinala ako sa Metropolitan Hospital. So, mas lumala pa yung sakit ko dahil hindi ako naatinan. So, kayo na po magdesisyon kung maganda po sa public hospital kung mapunta. Okay? Number 3 naman po. Paano? Sabi nga lagi ni Ate Joy, ni Coach Joy, no? Bago ka mapunta kay St. Peter, pupunta ka rin sa St. Luke's. What if mapunta na tayo sa St. Peter, no? Ito na po yung insurance natin. Hindi po natin pinopromote si St. Peter, ha? Okay, bakit po ba natin kailangan ng insurance? Insurance is protection should anything happen to you. Katulad ng sabi natin kanina, paano kung may mangyari sa'yo? Lahat po tayo mamamatay. Meron po ba dito na hindi mamamatay? Tumaas lang po ng kamay, no? Ang problema lang po, kailan po tayo mamamatay? Yun ang malaking problema. Paano kung namatay ka ngayon? Paano na yung pinag-aaral mo? Diba? Katulad ng sabi na, paano na yung pangarap mo sa pamilya mo? O yung pangarap nila? Bilang breadwinner, namatay ka, kasama mo ba sa hukay? O kasama mo ba dun sa libingan yung mga pangarap ng pamilya mo? Hindi po tayo papayag dyan, diba? So, kailangan po natin ng insurance. Kaya lang, ang problema ganito eh. Hindi po talaga masaya yan. Sabi nga, hindi raw fun topic. Kaya lang ang problema, bakit kaya ganito ang tao? Yung kotse mo, sino po ba may mga kotse dito? Pag may mga kotse, may mga bahay, insured po yan. Diba? Kung 3 million yung kotse, 3 million din yung insurance. Pero pagdating sa pamilya natin, ay, wag na lang, bukas na lang. Yung pinakamaliit na insurance, ha, pag napilitan lang. Bakit kaya ganun? Pagdating sa sarili natin o sa mahal natin sa buhay, napakakulipot natin. O hindi natin iniisip yung future. Pero sa kotse, iniisip natin. Baka mabangga eh, kaya insured ko siya ng malaki. Pero pagdating sa atin,
isipin natin ngayon, ha? Isipin natin. Few seconds lang, isipin natin. Mawala kaya tayo ngayon? Sino po bang may mga pinag-aaral? Isipin natin. Ano yun? Titigil na lang sa pag-aaral? Magmamalimos na lang? Wala na pong kakainin? Okay, dahil po dyan, mababaon sa utang pag wala po tayong insurance at healthcare. Okay? Pag-uusapan natin chapter 4, paano natin mamamanage yung debt natin. Sabi ko nga kanina, I can feel you dahil minsan po ako talagang nalubog sa utang. Ito, debt can turn into a disease. Tama po ba yan? Naalala ko pa dati, no? Mag-share lang po ako, no? Naalala ko dati, no? Pumupunta pa yung mga, no? Sa store. Nandun po ako sa Dubai Mall. Sa Fendi po ako nagtatrabaho before, no? Pumupunta po yung banko. Nakakahiya talaga. Grabe po yun. Pupunta doon, ayaw umalis, sinisingil ako sa utang. Nakita na po ng manager ko. Eh, good thing, ang manager ko is kadikit ko. Tinakot-takot ng manager ko, tatawag daw ng pulis pag di umalis. Yun, no? Pero nakakaya talaga. Sobrang kahihiyan ang inaabot mo pag may utang ka. Okay? You can never be truly free until you are debt-free. Sino po bang may mga utang yan or lubog sa utang? I can feel you po. Mahirap po talaga magka-utang. So, dito po may mga ilang tips po tayo na pwede natin gawin, no? Control your debts or debt will control you. Tama po yan. Ang number one po natin pwedeng gawin, bayaran po natin yung utang natin in full and in on time. Bakit po? Kasi po, iwasan na natin magkaroon ng charges. Kasi may utang ka na nga eh. Magkakaroon pa po yan ng extra charges pag hindi po tayo nagbayad on time. Okay? Gamitin po natin yung cash natin. Wag na nating dalhin yung ating card, no, pag alis tayo. Kasi pag ang tendency kasi pag dala natin yung credit card natin para tayong milyonaryo na unlimited, may unlimited na swiper. Swipe po tayo ng swipe, eh, no? Okay? So gamitin natin debit card siguro or cash na lang, no, para hindi natin na maabuso yung ating credit card. Wala na pong, wag na natin bigyan ng chance na maabuso po natin or kumaskas pa po kung ikay nakalubog na sa utang. Kumuha po tayo ng listahan. Pangatlo po, kumuha po tayo ng listahan kung ano yung mga utang natin at planuhan po natin kung paano natin babayaran one by one. And kung meron naman tayong asset na, or savings, tingnan po natin yun. No? Unahin po natin yung utang natin. Kasi iba po, napakalaki ng savings nila. Million-million siguro yung savings. Then may utang pagdating sa ano. No? So, kumuha ka na sa savings mo, bayaran mo yung utang mo. Bakit kaya? Kasi po yung utang natin, nag-i-interest po yan. Mas malaki pa sa interest ng savings mo. So para ka nagtatapon ng pera, unahin mo muna yung bayaran yung utang mo para mawala yung sakit ng ulo mo, di ba? Katulad ng sinabi natin kanina, yung solid financial foundation. Okay? Meron naman ako, meron po tayo, no? Kung meron ka naman pong ari-arian na pwede mong i-liquidate, hindi mo naman siya ginagamit o hindi naman siya nag-create ng income para sa iyo, i-liquidate mo na muna. 'Di ba? Mas magandang tanggalin po muna natin yung sakit ng ulo natin. Then siguro God's grace, magkakaroon ka pa rin ng another asset la later on sa future, 'di ba? At number 5, pay your mortgage. Hindi lang po nalagay dito kasi hanggang 10 po 'yan, ano? Ang isa pang dapat nating gawin pag may utang ka, huwag ka nang umutang uli. 'Di ba? Huwag na nating dagdagan yung pagkakautang natin. Gapos mo ngayon kamay mo, kung utang ka ng utang, gapos mo yung kamay mo, huwag ka nang umutang. Awa ng Diyos. 'Di ba? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Kung baon ka na sa utang, itigil mo na muna, huwag ka nang umutang. 'Di ba? Huwag mo nang kawawain yung sarili mo. Ang i-focus mo lang paano mo mababayaran yung utang mo. Okay po ba 'yon? Papaluin ko po kayo. Kasi po, nilulubog niyo po lalo yung sarili niyo sa pagkakautang. Alam ko naman na napakahirap 'yan. So para maiwasan po 'yan, we need to know how to build emergency fund. Okay? So paano po ba? Ano po ba yung emergency fund? Hindi po 'to emergency, ah, yung emergency na naalala ko yung ano, yung bali emergency po, mauutang ako kasi kailangan ko po ng pang-birthday ko. Emergency po kasi mga anak po yung misis ko. Isipin mo 9 months yung nambuntis yun, 9 months bago lalabas yun. Emergency pa ba yun? Hindi po yun yung mga emergency. Kaya paano kung nawalan ka ng trabaho? Yun yung mga emergency. Na-hospital ka. Okay?
namatay, namatayan ka o kaya ikaw yung namatay. Magkaroon ng mga kalamidad. Ayan, yun yung mga emergency. Kailangan nating paghandaan yung emergency. Pero sabi nga, no matter how much you plan in life, the unexpected things happen. So ano ibig sabihin nito, no? Kung may unexpected things na mangyayari, kailangan maghanda ka, magtabi ka ng pera para sa emergency na 'yon. Okay? Kung alam mo na uulan, bumili ka ng payong bago magtag-ulan. Hindi ka bibili sa oras ng umuulan na, wala kang mahahanap. Okay mo ba 'yon? Wala kang mahahanap, maliban na lang sa lahat ng tindahan mayroong payong. Umuulan na nga, mahihirapan ka na, paano ka makakabili, umuulan nga. Diba? Tama po ba yun? Diba? Huwag na nating hintayin magkaroon ng crisis bago tayo umaksyon. So, dapat mag-save na tayo ng 3 to 6 months equivalent ng ating expenses, ng ating budget. Para ano po yun? Para magkaroon tayo ng time. Para magkaroon tayo ng time na magtuloy ang buhay habang naghahanap ka o habang nag-recover yung buhay mo. Katulad na marami sa atin na nawala ng trabaho, kung wala ka pong emergency fund, paano po yung pang-araw-araw na gastusin mo or ng pamilya mo? Diba? Paano tayo makasurvive? So, napaka-importante po ng emergency fund. Diba? Kasi kung wala po tayong emergency fund, mauuwi na naman po tayo sa pagkakautang. Now, which is ayaw po natin. Okay? Para maiwasan po yung pagkakautang, magkaroon po tayo ng emergency fund. Agree po ba ang lahat dito? Ayaw ko po ng emergency fund. Wala nga akong pera, Kuya King. Paano ako makakapag-emergency fund? Kasi po, mali po yung paraan ng pagsisave mo. Dito na po tayo sa chapter 6. Tanungin po natin yung sarili natin. Ilang taong ka na po bang nagtatrabaho ng masipag? Gano'n ka na ba nagtatrabaho? Masipag-sipag mo magtrabaho? Ilang taong ka naman nagtatrabaho? Ang tanong mo sa sarili mo yon, saan ba napupunta yung pera mo? Yun ang tanong ko sa sarili ko before, no? Dami kong loan. Saan ba napunta? Hindi ko talaga alam kung saan napunta. Iniisip ko ngayon. Saan kaya napunta yun? Hindi ko alam. Saan napunta yung mga pera ko? Sayang. Lumipad lang. Di ba? Tanong nyo sa sarili nyo ngayon, ilan po bang taon na kayo nagtatrabaho? Ba, saan napunta yung pera nyo? Or may save. Kung may savings ka, good job po. Dahil po ito sa wrong savings formula. Ano po ba yung wrong savings formula? Dahil po lagi nating iniisip, pagdating ng sweldo natin, masyado nating mahal na mahal yung ating paggagastusan. Ang lagi nating iniisip, saan ba nating uubusin yung pera natin? Di ba? Naka-budget na, naka-budget. Tama po yung mag-budget po tayo. Pero ang sinasabi natin dito, paano na ikaw na nagtatrabaho? Paano na ikaw na nagtrabaho ng from 8 to 5 or 12 hours pa nga pag sa abroad minsan, di ba? Minsan, hindi pa nga nagbe-break. Paano ka naman? Yun po tinatawag natin na pay yourself first. Okay? Pay yourself first. Meron akong dating na-invite, no? May guest ako, sabi niya sa akin, Kuya King, bakit mo naman akong pagtiti pa rin? Bakit mo naman akong pagbabaudin? Yun na nga lang ang habit ko, kumain. Pipigilan mo pa ako na mag-kumain sa labas. Hindi po kayo pinipigilan, no? Ang sinasabi natin dito, kung tayo po ay gipit, kung tayo ay gipit, huwag tayong magre-reklamo kasi meron tayong problema sigurado, 'di ba? Huwag nating unahin yung mga gastusin. Bayaran mo yung sarili mo muna para meron kang huhugutin. Hindi ka mangungutang, yun po sinasabi. Pero kung may pera ka naman, go ahead po. Diba? Ang sinasabi lang na po natin dito, yung mga taong gipit na gipit, lubog sa utang, kailangan po natin medyo maghigpit ng sinturon. Pay yourself first. Ito po yung correct savings formula. Pagdating ng income po natin, magtabi na po tayo ng savings natin. Sigurado po, pag ginawa po natin ito bago tayong gumastos, siguradong may masasave po tayo. Kasi inuna po natin, ginawa natin priority. Tama po ba yun? And then meron naman po tayong tinatawag na better savings formula. Ito naman po yung tinatawag nating prosperity formula. Pagdating ng income, nagtatabi po tayo para sa ating gawain, para kay Lord, and
20% savings bago tayo gumastos. Try po natin ito, no? Yung po itong ginagawa natin sa IMG, no? We give back to the Lord. So how are we doing so far? Tanungin po natin sarili natin, no? Kung ilang taon na po tayo nagtatrabaho at kung magkano po ang annual income natin, equal po, multiply po natin, ang tanong natin, magkano na bang na-save mo? Kung 10 years ka na sa abroad, 300,000 ang income mo per annual. So, meron kang 3 million. Ang tanong dito sa 3 million na yan, may na-save ka lang ba kahit 3,000? Or may na-save ka ng mga resibo or kautangan? Bakit? Di ba? Bakit? Ang laki na pala nang dumaan sa palad natin, wala man lang tayo na-save. Di ba? Tama po ba yan? Kasi sasabihin naman ng iba, katulad ng sinabi ko kanina, may mga tao kasing sorry for the word, reclamador. Sabi niya, wala na nga ako, Kuya King. Sabi nga dito, it's not what you earn that counts. It's what we keep. Sa katulad ng sinabi ko kanina, hindi po para sa inyo kung kayo nakakaluwag talaga. Pero kung wala ka, sasabi mo, maliit na nga yung kita ko, paano pa ka makapag-save? Sabi nga ng ating senior executive vice chairman, kahit gaano kaliit ang sweldo mo, meron ka pa rin ginagastos na hindi mo naman kailangan. Diba? Yung hindi mo kailangan na yon, pwede mong i-save. Diba? Kung ikaw yung nagre-reklamo na wala kang pangkain, pero talagi ka naman naninigarilyo, sayang naman yung pambili mo ng sigarilyo. Sana sinave mo na lang. So times 30, magkano ba yun? Or kung ikay, wala, minsan madidinig ka, wala akong pambayad ng bahay, pero araw-araw naman nasa coffee shop. O kung ikay nakakaluwag, okay, wala naman problema. Pero huwag ka lang magre-reklamo. Di ba? Minsan kasi ikaw rin gumagawa, tayo rin ang gumagawa ng problema sa sarili natin. Okay? Tayo na ninerman, ha? Nag-ano lang tayo. So we should understand, dahil dyan, you should understand how money works. Ito po yung na-invento ni Albert Einstein, yung rule of 72. So paano ba nag-grow ang money? Yo, napag-usapan na natin yung mag-save ng money, mag-make ng money. Ito naman yung grow, no? Na-invento na po yung rule of 72. So 72 divided by interest rate, doon po natin malalaman kung ilang taon na ang pera natin madodoble. Okay? Pwede natin screenshot to. Napaka-importante po itong rules of 72. Ano po ba ibig sabihin yun? Kung ikaw po yung nag-open ng account sa banko, meron ka pong approximately 1% interest kung gagamitin natin yung formula. So 72 times 1, meron po tayong 72 years na magdodouble yung ating 10,000, no? So ang tanong dito, nasayahan ka ba dito? So napakatagal naman, Kuya King, 72. Tama po, kasi 1% lang po yung interest, eh. Okay? Sino po bang masiligayahan dito 72 years? Okay, sasabihin naman natin, Kuya King, meron naman sa bankong time deposit. Tama po, tingnan po natin, ha. Yung time deposit po, kunyari, kay 4% ng interest dyan, no? Kung ikay nag-deposit sa banko ng 100,000 nung 29 years old ka, so by the age of 65, 400,000. Bakit po? Kasi every 18 years, nagdodoble po yung pera natin. Ah, masaya ka na ba? Masaya na ako, Kuya King, 400,000. Paano kung sabihin ko sa inyo, meron pa pong isang mas magandang investment vehicle? Okay? Approximate po natin 12% ang interest niya. So sa using the rules of 72, makikita natin, 72 divided by 12 is equal to 6. So every 6 years, compare dito sa time deposit na every 18 years, every 6 years, mag-double po ang pera natin. So, kung ikaw po ay 29, nag-invest ng 100,000, pagdating ng 65, 6.4 million po ang inyong pera. Wow, Kingson. Ito ba'y totoo? Hindi. So, subukan po natin, no? Kung dito po tayo nag-invest, ang pera po natin ay 6.4. Pag sa banko, magkano? 400,000. Ilan po yung difference? 6 million. So, dito po natin makikita yung tao na hindi naiintindihan kung paano nag-work yung pera. They end up working for money. Pero yung taong naiintindihan kung paano mag-work ang pera, they let money work for them.
Oo, Kingzon, binobola mo lang ako eh. So dito na po tayo sa chapter 7 para malaman natin yung paano mag-grow ng money sa true investment. Ulitin natin, review tayo konti. Kung ikaw ito, nagpunta ka sa banko, nag-deposit ka, meron kang 5.5%, napakaliit. Pero si banko, i-invest po niya. Siyempre, i-invest niya para kumita yung mga dinideposit natin, ng mga depositor, no? Dito po sa mga investment, sa mga companies na to or institutions, sa government security, commercial papers, stocks, equity, retail loans, and real estate. So, kumita siya ng 12%. Pero ikaw, 0.5 ka lang. Si banko kumita ng 12%. Ito naman yung sinasabi ko kanina. Kung ikaw ay nag-invest sa mutual fund, ang tawag sa'yo, shareholder and or investor. Kumita si mutual fund with kung saan ininvest ni banko yung pera mo. Pera lang sa retail loan and real estate. Kumita siya ng 12%. Magkano mapupunta sa'yo? 12%. Okay? Bakit po? Doon po sinasabi natin how money works for us. So, dapat alam natin kung saan natin ini-invest yung pera. Okay? Malabo yan, Kuya King. So, ganito yan. Ito, actual to, no? So, presentation natin ng investment sa PhilEquity. Kung noong 1995, nag-invest ka ng share dito, ang per share is 1.1. Yung pagdating ng 2019, ang per share na is 39 or almost 40. So, dito po yung nangyayari, no? So, tumataas po yung per share natin. Kaya po tumataas yung pera natin. So, kung ikaw po yung nag-invest ng 5,000, by 2019, ang pera mo is almost 180,000. Bakit po? Kasi po nagko-compound po yung pera natin eh. Habang tumataas po yung value ng per share natin, syempre tumataas din po yung ating investment. Okay? Nagpapatong-patong po yung interest niya, nagko-compound-compound po siya, no? Parang utang, yung kabaligtaran ng utang po ito, eh, no? Ito naman, yung interest, pataas pa for you, di ba? Working for you, hindi po yung interest katulad ng loan na against you. Di ba? Ito naman yung reverse nating ginagawa, no? Yung pag-invest so sa mutual fund. So meron po tayong higher series of sa workshop dito sa ano, higher series of seminar para sa mutual fund training, no? Kung interesado po tayo diyan. So ngayon naman po, dadako po tayo how understanding retirement and estate planning, chapter 8. Okay, protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family may be not protected? Paano kung namatay ka, saan mapupunta yung bahay mo? Alam mo ba na kukuhanin ng gobyerno yung bank account natin, no? Yung nakapangalan sa iyo, no? Kaya kung ako sa inyo, ilagay niyo na, i-join niyo na, no? Or bigay niyo access sa mga mahal niyo sa buhay. Kung ayaw niyo mapunta sa gobyerno yan. Okay? And can you avoid family argument over your belongings and safe keeps? Paano kunyari namawala tayo, ayaw naman natin mag-away-away yung pamilya natin. Or kung meron naman tayong mamanahin, alam nyo ba na kailangan natin mabayad ng estate tax? More of that, meron po tayong workshop dito. Tanong nyo lang sa nag-invite sa inyo. Okay, review po tayo, no? So building your financial foundation, strong financial foundation. So, review natin. Kailangan natin mauna yung healthcare. So, dapat alam na natin ngayon, no, by this time, yung importansya ng healthcare, life insurance. Kailangan natin mawala ang utang natin. Paano gumawa ng emergency fund? At anong kahalagahan bago tayo mag-invest? Alam na rin natin na pag inuna natin yung investment, wala tayong emergency fund. Pag magkasakit tayo, mauwi tayo sa pagkakautang or pagbebenta ng investment. So, napaka-importante, no? Solid financial foundation from baba pataas, hindi pataas pababa. So makikita natin dito, meron tayong increased cash flow. So isa sa pinaka-importante, paano naman kami makakapag-avail ng healthcare? Paano ako makakapag-invest or makakapag-create ng emergency fund? Wala akong pera. Ito po yung dahilan kung bakit nasa baba ang cash flow. We need to increase our cash flow. Kung ikaw po kulang ang iyong cash flow, so
wag muna nating sayangin yung oras natin, no? So, wag tayong pa-FB-FB diyan na wala naman na tayong ginagawa. We need maximize po natin yung oras natin para to generate money kasi kulang nga po tayo, no? Wag po tayo si parang si Juan Tamad na mag-aantay lang ng bayabas. We need to take action, no? Para magawa ng paraan yung ating financial situation. Okay? Dito po sa IMG, we can help you build your solid financial foundation. Paano po yun? Kasi po dito sa IMG, meron ka pong access sa financial e-companies and meron ka pong discount. And you can become your money manager, your own money manager. Ano po yun sinasabi mo, Kuya King? Let's say, for example, you want to buy a unit sa SMDC. Kung ikaw po yung IMG member, meron ka pong discount sa kukuhanin mong unit. So yung discount mong, makukuha mong discount, you can invest. You can invest the difference, no? Yung kung ano matitipid mo, di ba? Napaka-importante yun para magamit mo sa ibang bagay, di ba? Makapag-avail ka ng insurance or mabayaran mo yung utang mo or ma-invest mo. Okay? And more of that, kasi ito po, ang didiscuss po natin yung benefits ng pagiging IMG member. Number one benefits po, katulad sinabi ko kanina, we will teach you yung mga financial concept, how to save money, yung kanyang pinag-uusapan natin ngayon, the secret of savings formula. Meron po tayong e-book yan once na nag-member po kayo. Okay, yun po yung benefits number one. Benefits number two, meron po tayong financial e-book, workbook. So dito po makikita natin dito sa workbook natin, yung e-book one, yung how to increase cash flow and debt management. Yun po yung ating exclusive benefit number three. And number four, sorry, number four, yung ating, tali lang, hindi ko makita. Building a strong financial foundation, proper protection sa e-workshop number two. Okay, lahat po ito makikita lang sa portal natin, no? So, ito yung isang benefits natin as IMG member. Sa exclusive member number five, benefits number five naman, yung building wealth, asset accumulation. So, doon na rin matututunan kung how to build wealth and yung asset natin, paano tayo mag-accumulate. Number four naman is yung retirement planning and wealth preservation. So, libre po ito lahat, no? Pag tayo ng member, nandun po sa portal natin, yung number five pa po, yung ating workshop five, building a business in financial industry. So exclusive benefits number 8, yung ating financial checkup. Napaka-importante po itong financial checkup. Free po ito, no? You can avail din po ito kahit ngayon sa mga first timer diyan o hindi pa member. Pwede po yung you can ask yo kung sino pong the person who invited you. Ask yo po, I want to do my yung financial checkup ko ngayon. Para makita mo yung situation mo, ano bang status mo financially. Para po itong check-up medical, no? Medical check-up, makikita natin saan ba tayo may sakit. Tayo ba healthy financially? Or ano bang kailangan natin ng vitamins, di ba? Sa financial naman aspect. Okay, number 9, sa mga gustong maging associate financial planner, meron po tayong exclusive member price. Kung ikaw ay IMG member. Yan, makikita po natin sa baba, no? Napaka baba na po pag ikaw ay IMG member. Number 10 naman po, yung up to 300,000 free personal accident insurance. See? So, depende po sa ating rank dito, sa position. And number 11, meron po tayong 50,000 life insurance sa Fidelity. 500 pesos lang po siya. Then, meron na po tayong 50,000. One-time payment lang po ito, ha. Meron na po tayong 50,000 life insurance. Okay? Kung sino pang yung wala nito, sayang, huwag niyong sayangin, ha. Tanong niyo kung paano magkakaroon nito. Nasa portal po ito. Number 12 po, meron po tayong free IMG Kaiser frame and computerized, free computerized eye exam. Okay? Sa Kaiser po. Meron po tayong dalawang frame, if I'm not mistaken, dyan sa ano. And we have benefits number 13, free unlimited consultation for members. Okay. And number 14, meron po tayong discounted para sa services as a member, no? May discount po tayo sa mga services sa Kaiser. And isa pang maganda dito, sa immediate family natin, discount po para sa kanila. Number 16, once na nag-member po kayo sa IMG, automatic po investor na po kayo dahil meron po tayong
kasama sa membership natin yung 1,000 worth of shares sa Soldibo Fund. Ganda, no? And then number 17, we have access sa healthcare product and services sa long-term healthcare, short-term healthcare, and senior healthcare. And talking about healthcare, let me introduce to you yung ating isa sa product natin, yung ating partner sa Ultimate Kaiser Health Builder. Okay. Dito po sa ating kay Kaiser, meron po tayong sample K-plan na 100, K100. Ano po ba yung Kaiser natin? So 3-in-1 po siya, meron po siyang healthcare, meron po siyang insurance, term insurance and investment component. So parang kapi po siya, 3-in-1. So using this K-plan, sa contract price niya na K100 is 411 lang po. Ang mahal naman, Kuya King. Don't worry po, mamaya sasabihin ko po sa inyo. So meron ka pong 7 years na saving period. Magbabayad ka lang po ng 7 years unti-unti, or gusto mo podcast, may option ka po mamaya, papakikita po natin. And covered ka po ng 20 years. Okay? 20 years. Let's say for example, 30 years old ka. So meron ka pong long-term healthcare ng 100,000. Kung may mangyari sa iyo. Kung may mangyari sa iyo, meron ka pong term insurance na 450,000. Okay? Paano naman kung na-aksidente ka? Kung na-aksidente ka naman po, magdo-double po yung amount na makukuha ng beneficiary mo. Kung 450 po siya, 900,000 po siya. Kung ikaw ay ma-accident, mawawala sa mundo na na-aksidente. Okay? Meron ka pong annual physical examination for free for 7 years. And annual benefits limit na 60,000. May room and board benefits ka ng 1,000 per day. So hindi ka na mamamalimos. Hindi ka na mapupunta sa charity ward. Diba? And sabi ko kanina, upon maturity, magkano na yung binayad mo? Magkano yung binayad natin kanina? 400? 411? Ano mangyayari dito? Ang pera mo ang magiging 1.1 million. So upon maturity. What if hindi mo pa naman siya kailangan? Bata ka pa, malakas ka pa. Paabuti ka pa ng 10 years more. So yung pera mo, na hindi, kung yan, hindi mo siya nagalaw, may ang pera mo pwedeng maging 3 million. And kung hindi mo siya magagalaw kung 65 ka na, di ba? Kung 30 ka nagsimula, ah, sinasabi natin dito, meron ka pong pwedeng mag-grow yung pera mo ng 4.8 million. Eh, let's say 80 years old, malakas ka pa rin. So yung pera mo pwedeng mag-grow up to 20 million. So depende po siya, no? Kasi ini-invest po ni, katulad na sabi ko, may investment component po siya. Okay? So ito po yung sinasabi natin kanina, na very flexible po yung ating Kaiser, no? Health plan natin. Dahil pwede po siya mag-monthly, quarterly, semi-annual, and annual, or kung may pera ka naman, spot cash mo. Pero kung ikaw yung naman nakakaluwag, pwede ka naman mag-annual. Ano po ba yung annual? Pag-annual po kasi yearly, meron po siyang 2 months na free. 2 months na free. So, malaking matitipid natin, di ba? Okay, number 18. Yun nga palang, Kaiser, meron po tayong higher series of seminar dyan. Join lang po kayo as a person who invited you para mas detailed po yung ating knowledge para sa Kaiser. Napakaganda po yan. Ito naman yung 18 natin. No? Benefits number 18 is life insurance. Products exclusive to IMG members. Dito po sa IMG, pag IMG member ka, meron ka exclusive na insurance para sa'yo, no? Na very affordable. Ito po yung Most 18, Most GRP, ERA, and Everest Memorial. Ano po ba yung Most 18? Yung Most 18 po is the most affordable 18 years term insurance with PDF. Ano po ba yung PDF? PDF is Premium Deposit Fund. So, covered ka po ng life insurance, murang-mura na po siya, very affordable po, and pwede ka po pong mag-invest dito, no? Pwede ka mag-deposit. Yung dineposit mo is may chance siya or mayroon siyang possibility to grow. Okay? Mag-grow yung money po natin na in-invest dito. Okay? So, using PDF. Eh, yung PDF po, paano naman, Kuya King, nangailangan ako? Pwede mo po siyang i-withdraw anytime. Okay? Ngailangan, so pwede natin magamit as emergency fund, no? Pwede tayong mag-ipon, mag-invest dito, okay, while paying the premium
mag-invest tayo ng PDF dito, then pang may mangyari, we can withdraw it anytime. Ang magkagandahan dito is zero negative po siya. Ano po ba ibig sabihin yun? So yung in-invest natin, mag-grow siya, hindi siya magne-negative pag nagbagsak ang market. Bagsak ang market, hindi po siya magne-negative. Ang pinaka interest ka po, yung pinaka mababa is yung pares daw sa banko kung ano yung pinaka interest ng tatlong malalaking banko. Ayun yung pinakasadsad nating interest dyan sa ating investment. And isa pa maganda dito, yung PDF natin, kunyari nakalimutan natin or magbayad ng ating premium. Diba, kunyari, nag-due ng premium na nakalimutan natin. Eh, meron tayong pera sa PDF. Pwede yung PDF natin automatic ang pambayad natin sa premium. Paano po nasabi na ito'y very affordable? Okay, example po tayo, ha? Kasi po, dito sa ating Most 18, for the face amount ng 1 million, 1 million face amount, kunyari po, 30 ka. Ang babayaran mo lang dito, annual, yearly, is 5,710. So, saan ka pa mo makakuha ng ganitong very affordable na product, di ba? Ang kailangan natin gawin is maglagay tayo ng one-time policy fee na 500 and PDF na 6,000. So, ang minimum na PDF is 6,000. Okay? So, more of that, meron po tayong higher series of training para sa Most 18. So, napakaganda po nito. Okay. And benefits number 19, meron po tayong free investment seminar and mutual fund. Pag tayo po nag-invest as IMG member, zero entry fee po tayo. So, wala po tayong babayaran na entry fee. At sa mga gusto naman po na mag-do ng stock, direct stock, meron din po tayong MyTrade, My Abacus Security. Okay? And 21, benefits number 21, Palawan Express, pera padala. Special rate po tayo sa exclusive for all IMG member. And we can use our Palawan din sa pagbabayad ng IMG transaction. 22, meron po tayong non-life insurance. Ito po yung makikita sa baba, no? Ito yung ating exclusive benefits number 22. Exclusive benefits number 23, member savings, meron po tayo dahil partner po natin si SMDC Ayala and DMCI. So once na nag-avail po tayo, gusto natin kumuha ng unit, meron po tayong discount na makukuha sa kanila. Okay, special discount on memorial lots and internment packages. Ito po yung ating Heaven Infinity Memorial Garden. And ito po, katatapos ko lang last 2 weeks yata ito, yung ating mga special courses, discount po sa special courses. Kay Jomar Hilario, no? Yung I Dominate. So marami pa pong ibang mga seminars o webinars sa ating mga experts, no? Sa experts, ito po yung mga experts sa kanilang mga field. Okay, to exclusive benefits number 29 na ating Everest Memorial Service. Ito po yung 24/7 memorial concerts. Tatawag lang po tayo diyan, assist po tayo ni Everest sa ating memorial mga pangangailangan. So, say, pwede nating i-save dito yung save yung number nila, no? Dahil free po ito as IMG member, ha. Okay, number 30 po, yung asset preservation, ISP. Makikita na kung kayo member, makikita niyo sa portal to, no? Very accessible na, no? So, dito po natin na ma-execute yung pag-protect ng ating asset. Okay? And number 31, auto IMG auto program. Katulad ng kanina sa real estate, meron din tayong auto program, meron tayong discount kung gusto nating bumili ng mga sasakyan, no? Nasa portal din po natin 'to. So malaking makukuha nating discount na magagamit natin sa pagsisave or pagbabayad ng utang natin or pag-invest. So number 32. Ang number 32 natin is be in the financial industry. Own your business, become a financial educator, own your time, online system, help family, achieve income you want, and become debt-free. Dito po sa IMG, meron po tayong 12 powerful ways to make money. So, ang pag-uusapan lang natin dito is number one, yung personal commission. Okay? Sample lang po ito, ha. Sa income projection,
for purpose of, sa example lang, helping a family a week. Isang family a week. So we have a chance na mag-earn ng 24,000 as associate. And sa isang taon, kung patuloy po natin gagawin yan, meron po tayong chance to have an income of 288. So depende po sa rank, kung ikaw yung marketing director, senior marketing director, makikita natin po dito yung percentage ay nag-iiba-iba, no? So kung ikaw ay isang senior marketing director, meron po tayong chance na magkaroon as using the 47% na ating commission, meron help by helping one family a day. A week. Meron tayong chance na mag-earn ng 56,000 a month. So that's huge po, no? So 676 po kung kada taon. So more of that, meron po rin tayo ditong higher series of seminar. Benefits number 33, travel the world. So ito po yung ating pwedeng makuha. May convention po tayo sa international. Pwede tayo maka ano, ng cruise or vacation. Makikita po natin yung mga picture dito sa next slide, no? Si ating mga EVC, sila Coach Young and Coach Andu, no? Makita nila, makikita nyo, makita na nila yung mundo. Okay, siguro gusto rin natin to, makita yung mundo, di ba? For free. Siyempre, may qualification naman, di ba? May pinaghirapan naman sila, kaya sila nakapunta dyan. So tayo rin, gusto rin natin yan, di ba? And dito sa benefits number 34, world-class recognition. Kung mapapansin nyo, may pin ako dito, no? Ayan. So, meron tayong nire-recognize po tayo dito sa IMG, no? Kung anong effort natin. So, okay. So, number, ito yung sample ng ating mga recognition, no? Yan. Yan, mga, tingnan natin yung mga ating mga mentor. Yan. Okay, number 35 po, free HMO coverage. So, for SMD and MDs. Siyempre, meron din tayong minimit na minimum requirements para dyan. And number 36, yung powerful yung portal po natin na we can use and kung saan man tayo dako ng mundo, makikita po natin yung portal natin doon. And nandun po yung mga ating mga trainings, yung mga e-books natin, nandun din siya, mga workshop, andun din po siya. So we can access anytime, anywhere. Sabi nga, di ba, kung ang business natin ay wala sa internet, so we are out of business. So dito sa IMG, andito po tayo. Meron po tayong sariling iDominate Tools. Ayan. And we have IMG newsletter and emails. Bibilisan ko lang po, ah. Then, number 39. We have a money transfer application exclusive for IMG members. Yung tinatawag natin, Eurocash. Parang GCash po ito, no? So meron po tayong sarili dito sa IMG member. Magkakaroon po tayo ng access dito kung ikaw ay isa sa member. Then, if you are international code, meron ka pong karagdagan exclusive para sa inyo. Okay, number 40. So, kung ikaw international code, meron ka po na Visa card. Visa card na para sa inyo lang na you can use sa commission nyo. Okay? Number 41, exclusive events like Gala Night and International Heroes, no? Sa mga exclusive for international ano lang members. And we have exclusive brand and contest, benefits number 42. Benefits number 43, mas mataas po, may dagdag na accident death benefits po pag ikaw ay international code. And number 44, meron ka pang burial benefits, which is wala pag local, ha? Wala po ang mga local na to. And meron pa pong accident and medical reimbursement benefits na 100,000. And act of terrorism na 600,000. Saan ka pa? Okay. And meron ka pong unprovoked murder and assault. Wow. Ito pa. Meron ka pong accidental disablement benefits. And additional repatriation services. Benefits number 48. So, kayo na lang po. Hindi ko na po isa-isa yun, ha? Ito po yung benefits pag ikaw ay international code. And more to come. Napakarami. Hiningal po ako dyan. Okay. Kung makikita po natin, kung ikaw ay isang IMG member, meron ka pong access sa lahat ng halos lahat ng financial, ang lahat ng angulo ng financial industry. Ayan po, makikita niyo po, no? So, ano pong masasabi niyo? So, hindi pa makakatulong si IMG sa inyo? So, ano po bang gagawin natin ngayon? So, number one, nagustuhan mo ito.
mag-lifetime member ka na. Lifetime po ang membership natin. So depende po yung ating sa location natin kung magkano yung membership fee natin. And take note, free po, may free na po na 1,000 worth of mutual fund once na nag-member ka. Okay, number 2, attend kang financial checkup, yung nasabi ko kanina. And number 3, build your solid financial foundation. Start ka na mag-build ng solid financial foundation mo. Yun yung pinag-aralan natin, di ba? And number 3.1, mag-start ka na ng Kaiser mo. Dahil pag nag-Kaiser ka, ito'y makakasagot na sa 3 yung stages ng iyong solid financial foundation. Ayun yung healthcare protection, insurance, and savings or investment. So, 3 na po kaagad. Ang gagawin mo na lang is to eliminate your debts, talk, and to create emergency fund. So, mas mabilis mo na magagawa yung iyong solid financial foundation pag meron kang Kaiser. Diba? And protect your family. Katulad yung sinabi ko kanina, yung Fidelity, diba? 50,000 insurance yun, 500 lang. Once na member ka. Then yung kanina naman na most affordable, yung most 18. So you can start dyan pag nag-member ka, no? Start ka agad. O kahit di ka pa member, pwede ka na mag-start yan. Tanong nyo lang sa mga nag-invite sa inyo. And, syempre, pagkatapos ng lahat, you can start your investment na, no? Dito sa IMG, may forever. Zero load yon forever. So walang sisingilin sa inyo. Unlike pag hindi ka IMG member, I believe is 3%, no? Pag nag-invest ka, 3%. So take advantage of these powerful membership benefits. You can build your financial foundation faster. Take action now. So ngayon na, huwag na bukas. Huwag na natin pagbabukas lagi. Lagi bukas. Pagsasweldo, ngayon na. Okay? And the future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Gawin mo ng sarili mo. Huwag kang makinig sa iba kasi minsan, pag kinukonsulta pa natin yung ating pangarap sa iba, sinisira pa nila yung pangarap natin eh. And by the end of the day, wala naman silang magagawa pag ikaw yung naghirap eh. Diba? Naano nyo po ba yun? Diba? Pag ikaw yung andun ka na sa pag yung marami kasing tao, buyo ng buyo eh. Ah, wag dyan. Pero pagdating ng panahon na ikaw yung wala, hindi naman sila tumutulong din sa'yo, diba? Yung sarili mo lang makakatulong sa'yo. So, desisyonan mo yung sarili mo. Be your own money manager. Okay? Understand how money works. Make money work for you. Sabi nga ni Bill Gates, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Kasalanan mo na ikay naghirap. Binigyan ka, let's say ako 45 years old na ako, mamatay ako ng 50. Sipin mo, kung ako'y nabuhay ng wala akong ginawa sa buhay ko, para makaalis sa kahirapan, siguro kasalanan ko na yun. Huwag na nating isisi sa magulang natin. Huwag na nating isisi kung meron tayong diferensya sa buhay. Meron tayong tawag dito, disablement. Isan, di ba? Kasi hindi ako nakapag-aral eh. After 50 years, kausapin mo siya. Kasi hindi ako nakapag-aral eh. After 50 years na binigyan ka ni Lord ng buhay at chance, yung pa rin ng iyong rason, hindi na siguro acceptable yun, di ba? Okay? Build your future here in IMG, no? So, I hope na may natutunan po kayo. And you can catch me dito sa ating YouTube channel, sa Coach King TV. And meron po tayong FB page na Masagalang Buhay. Ako po yon si Masagalang Buhay. So, once again, ito po si Coach King. Proud to be a member of IMG. So, ano na po tayo ngayon? Take action. Sana po may natutunan po tayo. And don't forget, execute po. Execute. Thank you po sa lahat ng oras nyo and thank you sa mga nakinig. Sana po may natutunan po tayo. Good day po. God bless. Alright. Thank you very much, Coach King. Sana marami tayong natutunan, no, sa tinuro ni Coach King para sa financial foundation ng ating buhay. So of course, as a listener, habang nakikinig tayo, for sure maraming dumadaan sa isip natin na paano ko ba talaga gawin to, paano ko to umpisahan. So you don't have to worry po kasi nandito po ang mga coaches natin na mag-assist sa inyo kung paano niyo tong umpisahan. Sa mga first timer po, meron po kaming separate room na
prepare po sa inyo para sa inyong clarification regarding dito sa naatinan nyo. I will be opening the rooms now. Expect po kayo na meron magpa-prompt sa screen nyo. Accept nyo lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.